Bilang anak po, paano niyo po tinatanggap ang mga batikos kay Papa mo, lalo-lalo na kay First Lady po? Salamat po. Alam mo sir, sa totoo, sanay na kami dyan. So, it's nothing new. Alam mo naman, even when my dad wasn't president, ang dami ng nag-iintriga, ang dami ng mga critics. And you know, criticism is double-sided. Dapat naman makinig ka sa mga sinasabi ng tao dahil that's how you improve as a person, that's how you improve as a public servant. But, yan yung tinatawag natin constructive criticism. Alam naman natin karamihan sa mga karamihan sa mga chismis na pinag-uusapan sa mga marites dyan ay hindi naman totoo. Gumagawa lang ng gulo. So, I think it's just important to keep on going. Para naman sa ating Pangulo, para sa ating First Lady, trabaho lang. Salamat po. Thank you po. We called it Team Tugon. So, yung Team Tugon po is the meaning is Team United for Government on National Nation Building. So, we have two different kind of groups. So, we have Tugon Critics. So, yung critics po, they're the ones who handle po yung mga issues. Sila po yung nag-explain sa mga regards sa project ng government, especially the government, the projects of our president. And i-explain nila sa mga tao po ano ba yung kagandahan po ng mga projects natin. And sila rin po yung nag-explain yung mga regarding sa mga negatives. Sila yung nag-ano sa mga kontra. Alam po na natin po yun. Then, we have also our state bloggers na sila po yung kasama during the campaign, the caravan po. Simula ng campaign po ni President until now. Andito po sila, sumusuporta po sila. So, these are all the supporters po until this. Thank you everyone. Salamat. Thank you for all your help. Thank you for coming. Thank you for being a part of all of this. So, who has the first question? Ako po. Ako po. Hello, ma'am. Ano hello pa? Po. Mami Peng po. Mami Peng po. Ah, ikaw yung... Di ba pumunta ka na rito? Ano, hindi pa ko. Hindi pa? Hindi pa. Narinig mo sa parang may in-interview ka na staff ko? Wala ba? Masyado na akong bias. Kahapon. Ah, kahapon po. Nag-interview po kami kahapon. Tapos sa educational assistant? Yes po. Lahat po. Isa-isa po namin. So ayun po, isa po akong Marcus Loyalis. Hindi, kinikilig ako. Ay, nakabahan ako. Masyado kang halata. O, basta lang sa damit. Pag na ma'am, sin, nahimatayin ako. Teka lang. So ayan. How can I help you, ma'am? Wala naman po. Tanong ko lang po, ano pa po yung mga proyekto ni Apo Lakay na maaari niyong ibalik na makakatulong po sa pag-unlad ng ating... Which Apo Lakay? Dalawa na yung Apo Lakay natin. Ayun nga. Si ano po? Si Apo Lakay namin. Charot. Si ano po? Si FEM po. Ano po? Si ano po? Yung lolo niyo po. Senior. Well, I assume, I'm sure you know, si Sen Aimee, binabalik na niya yung Nutriban program sa mga iba't ibang munisipyo, mga iba't ibang syudad. At nakikita naman natin na medyo positibo ang effect ng programa na yan. I guess the other big one is yung Kadiwa. Naririnig niyo ba ako? Yes po, yes po, yes po. Yes, po. I guess the other program is the Kadiwa na tamang-tama talaga na ilinatag ni Apo Pangulo dahil alam naman natin medyo tumataas ang presyo ng bilihin dahil sa mga supply chain problems sa buong mundo. So sa ngayon, ay nakikita naman natin yung nakakatulong talaga yung Kadiwa. I think the target is to hopefully have it in more provinces in the coming months. Thank you po. And then of course the infrastructure push that yung BB Build Better More na ginagawa natin ngayon. We see that it has a lasting effect. Alam naman natin napakaganda ang build ni President, former President Duterte. So, hope lang namin, ay umaasa lang kami na itutuloy po namin yung infrastructure program. Hindi lang itutuloy, kundi gagawing mas maganda pa. Pwede lang po konting follow-up lang. Yeah, sure. Kasi nung panahon po nila First Lady Imelda Marcos, yes. No? Yung mga hospital po kasi libre po siya. Yes. So, meron po kayang possibility na maibalik po ulit yung mga galing? You're going to have to ask the DOH. Sa totoo lang, ma'am, I understand na dahil anak ako ng Pangulo, it's very easy for me to be associated with the administration. But
kailangan yung intindihin din na I'm a congressman of Ilocos Norte. So sa ngayon nakatutok ako sa mga proyekto ng First District. I think it would be better to ask the DOH for a question like that. Thank you. Yes, sir. Magandang hapon po ako. Hello, sir. Bilang anak po, paano niyo po tinatanggap ang mga batikos kay Papa mo, lalo-lalo na kay First Lady po? Salamat po. Alam mo, sir, sa totoo, sanay na kami dyan. So, it's nothing new. Alam mo naman, even when my dad wasn't president, ang dami ng nag-iintriga, ang dami ng mga critics. And, you know, criticism is double-sided. Dapat naman makinig ka sa mga sinasabi ng tao dahil that's how you improve as a person, that's how you improve as a public servant. But yan yung tinatawag natin constructive criticism. Alam naman natin karamihan sa mga karamihan sa mga chismis na pinag-uusapan sa mga Marites dyan ay hindi naman totoo. Gumagawa lang ng gulo. So, I think it's just important to keep on going. Para naman sa ating Pangulo, para sa ating First Lady, trabaho lang. Tama po. Thank you po. Good afternoon, Kong Sandro. I'm Coco Locoy from PLWJ. Good afternoon. Yes. So I am very, very interested about the Maharlika Investment Fund. Okay. Because this is one of the long-term solution to Correct. The issues that we have right yes. now. And I really want it to be passed. But I also have my criticisms or things that I want to, that is amenable for me. Okay. And I want to ask, if one, are you amenable of changing the Maharlika word in the Maharlika Investment Fund if it means the Maharlika Investment Fund or the Investment Fund will be passed? Well, it's not up to me. Nasa Senado na siya. Naipasa na namin sa Kongreso. I think people need to focus less about the name and more about the function. You know, what's in a name? So to me, wala naman, I don't have any attachments to it. So to answer your question, yes. I think, like you said, ang nangyari talaga sa Maharlika is, alam naman natin, 6 lang taon lang ang termino ng Pangulo. So it's a way to generate more revenue in order to finance the big ticket projects that this government has planned. Yung mga malalaki na tulay, ang mga malalaki na dam, hopefully, ang problema ng mataas ng presyo ng kuryente, maayos din. And ang sinasabi ng tao, ang iniikot ng mga kritiko na kung makikita mo sa mga iba't ibang sovereign wealth fund ay malaki daw ng ang nawala ng revenue, malaki daw nawalang profit ng in the coming years. What I have to say to that is the last 2 years nasa pandemya tayo. So it's of course expected naman na lahat ng mga negosyo or I guess investment funds na naka-invest during the pandemic ay masama ang returns because of the performance of the global economy. Wala na tayo dyan. We are now in a phase of recovery and we need to ride that wave. And I think the Maharlika Investment Fund is a good vehicle and is a conduit to usher those investments and make sure that the profits that are realized from such an institution are used for nation building. And I really think that's the essence of it. So yeah, that's my okay. 2 cents. So another follow-up question is that alam natin na ang tina-target nila is yung seed money, yung source ng seed money. Yes. First was were the SSS and GSIS. And now that it was transferred na ang BSP ang isa sa mga mag-fa-fund. Yes. They are now targeting the BSP reserves na hands off now. But BSP. It's not the reserves that are, hindi naman kumuha sa reserves. It's not from the reserves. The dollar reserves of the BSP won't be touched towards the Maharlika Investment Fund. If I'm not mistaken, it's the dividends that are paid out, which the BSP committed, I believe, for 2 years, if I'm not mistaken. So, hindi naman
I understand that seed money has become a contentious issue, but the notion that you need to be in a budget surplus in order to start a sovereign wealth fund is a little bit misplaced. If you look at the sovereign wealth fund of Indonesia, they actually started during a deficit. And within 1 year, I think times 20 ang naging assets under management nila. So it's possible, it just has to be done in the right way. Alam naman natin, we need to, there is much, it has become a contentious topic, but we need to let legislation do its job. And alam mo naman, ang bill na nakapasok or ang bill na ipinasok sa Kongreso galing sa economic managers kumpara sa bill na pinag-uusapan ngayon sa Senado ay napakaiba na. And that is the legislative mill at work. So, let's have faith in our lawmakers to show that they are doing their job and ensuring that the bill that comes out of the Senate is the best possible version. And I have no doubt that that will be the case. Thank you. Thank you. Thank you.